Handa na ba kayong magsuri ng inyong kandidato? Sa mula kay Propeta Isaias, ang sabi niya, ang isang pinuno, inihahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya, hanggat maaari, kung mayroon tayong pipiliing leader, yung ibinibigay ang sarili upang magkaroon ng kapatawaran at pagkakaisa. Ang pagkakaisa, nakasuporta man sa iyo o hindi, kung may pangangailangan, tutugunan mo. Hindi ka tumitingin sa kulay. Kaya, yung mga kandidatong ngayon pa lang ay naninira na ng kapwa-kandidato, kung nagiging sanhi ka na ng kawalang pagkakaisa ngayon, paano natin aasahan na siya'y magiging sanhi ng pagkakaisa kapag nanalo siya sa eleksyon? Kung talagang ang gusto mo ay magkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino, hindi mo papatulan lahat ng isyu tungkol sa'yo. At hindi mo iaangat ang sarili mo sa pamamagitan ng pagbabagsak ng ibang tao. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Inihahandog niya ang kanyang sarili. Ihayin mo ang sarili mo dahil gusto mong maglingkod. Pero kapag ka may mga nagsasalita ng masama sa iyo, huwag kang magsalita ng masama laban sa kanila. Sapagkat lumalabas ang tunay na kulay mo, hindi ka para sa pagkakaisa, ikaw ay para lang sa sarili mong pasya. Sino sa kanila ang totoong bumabad sa mga tao at sino sa kanilang bumababad lang kapag ka merong litrato? Isipin po ninyong mabuti. Kasi, kung totoong ikaw ay nakababad sa mga tao, sa mga panahong walang eleksyon, kahit walang kampanya, nandun kang kasama nila. Amen? Amen. Sino sa kanila yung ganyan? Kasi isipin mo ha, baka yung kandidato mo, kaya ka lang nadadala niyan, because at the end of the day, if you want to be a leader, you are not concerned about position, but proper disposition. Ang pagiging tunay na pinuno ay hindi tungkol sa posisyon, kundi sa tamang disposisyon. At ang disposisyon ng isang pinuno, kahit wala kang posisyon, ginagawa mo kung ano yung tama. Ginagawa mo kung ano yung dapat ginagawa ng isang pinuno, wala ka mang sa posisyon. Sino sa mga kandidatong ito na kahit hindi pa binibigyan ng posisyon na gusto nila, ay kumikilos na para sa taong bayan na paglilingkuran nila? Yan ang totoong leader. Kakaisa. Kaya po, ang tambalang Marcos Duterte sa aming palagay ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagkakaisa. Dahil po, ako po ay Tiga Norte, si Inday Sara, Tiga Davao, Tiga Mindanao. Kung ang isang kagaya ko na Tiga Norte at isang Tiga Mindanao na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas ay maaaring magsama,
siguro naman may pagkakaisa natin ang ating mga kababayan, ang mga Pilipino. Bakit po ang adikay namin ay ang aming isisigaw ng mensahe? Isigaw ninyo para marinig ng buong Pilipinas. Bakit sa Pilipina? Nagkaisa na sa likod ng unit team at sa tambalang Marcos Duterte. Hindi kami bayan! 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 Kaya lalo-lalo ng mahalaga ang inyong sulubo ng mainit sa amin dahil alam namin galing sa puso ang inyong sigaw, ang inyong pagkamay, ang inyong suporta at tiwala na ibinibigay sa amin. Kami po. Kami po, magandang po kayo. Bakit ang aming mensahe ay naging tungkol sa pagkakaisa? Ang aming naging mensahe, ang aming naging adikay ng pagkakaisa ay dahil tapat ang aming paniniwala na ito ay ang unang hakbang upang tayo ay makabalik na sa mas magandang sitwasyon na ang ating mga kababayan ay magkakamuli ng trabaho, na meron tayong pag-asa na ang ating kinabukasan ay gaganda. Yan po ay sisimulan natin. Marami po tayong gagawin. Ano sabi mo kanina? Huwag na siya magpapagod kasi panalo na siya sa atin! Ano po, may pagmamalaki ng unity. Sana si lahat po ng aming pinupuntahan. Ganyan po ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. At tumagamit na po ang sumasanib pwersa sa atin dahil ang ugali naman ng Pilipino na unawaan kagad kung ano ang halaga ng pagkakaisa. Dahil lahat po ng Pilipino ay alam naman natin ang ugali ng Pilipino. Ang Pilipino naman po, hindi naman po pala away. Hindi naman po tayo nag-aanap ng gulo. Punta ka ng inasal daw ako. Hindi ninyo yung mga katabi ninyo lahat. Sarado ninyo. Ako po, kasi dahil po, nasa ugali talaga, nasa kultura, nasa puso ng bawat Pilipino ang magmahal sa kanyang kapwa Pilipino. Ang init ng ating mga kababayan sa pagmamahal sa kapwa Pilipino at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kung meron po tayong natutunan dito sa pandemyang dinadaanan po natin ngayon, ay lahat ng Pilipino, sa man ay sikat o pangkaraniwang mamamayan, sabay mayaman o mahirap, ay lahat po tayong mga Pilipino, alam po natin lahat ay nangangailangan ng tulong. At kung iisipin po naman natin, sino pa ang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa ng Pilipino rin? Marami po tayong hinaharap na problema kahit na matapos ng pandemya. Marami pa rin po tayong hinaharap na problema sa ating ekonomiya na iniwan ng pandemya. Kaya po, Sandro! Kailangan lang!
kami makaya kayain ka. Hindi kami makaya. Huwag tayong papalang. Pagdating ng Mayo, papadala ko kayo ng 1 tonelada na kape para walang makatulog. BDM, solid. BDM! Walang tulugan! Walang tulugan! Walang tulugan! Walang tulugan! Walang tulugan! Mukha na dito. E pag-uusapan ko na matagal. Mahaba itong speech ko. Mag-isang oras dapat ito. At pag-uusapan ko ang pagkakaisa. Ngunit, dito yata sa Marikina, nagkakaisa na! Ganito na lang po ang aking sasabihin. Alalahanin po natin itong gabing ito. Alalahanin po natin na dito sa gabing ito, tayong lahat na magkasama ay dito sa Marikina, sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa at ito'y kitang-kita sa init ng tanggap ninyo sa Unity.